kang araw sining lahat mga kalinga sa isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang ating ano ngayon, ang ating topic ngayon is patungkol sa patungkol na yung patungkol sa itong ano yung mga experience niya while nandun sila sa ano, sa Maramag Bukid nun para magpapakita dun sa biyanan niya mga kalingap. Alikit, ating susundan si Tatay. Yung ano namang nararamdaman mo John Tay nung magkita-kita na kayo ng biyanan mo? Masaya ako kasi pagkita namin yung sinundo niya kami. Masaya din siyang makita kasi simula nung magkakilala kami ng anak niya, yun lang ang pagkikita namin. Kaya parang sabik na sabik din siyang makita talaga ako sa personal, hindi lang sa picture. Kaya pagdating namin dun, kain lang kami, tapos pagka yung hapon na, mahanap yung sila ng tulugan niya. Hindi kami kasya dun sa ano. Tapos pagka ano, nagpaiwan ako, yung ano, hanap-hanap nila ako, asikaso nila ako, magmakain na. At naggalagala ako doon sa may lugar lang nila, kay Bayaw, sa kapatid na panganay, tapos sa kabila. Pag matulog na ng gabi, nila, pagdating ko may latag na ako. Talagang ano nga, asikaso ako ni mama. Welcome na welcome. Kaya masayang masaya din ako pagdating ko. Ganun ang apot sa akin, biyanan ko kasi. Sabi nga niya sa akin, kala ko niya, Rizal, wala na yung anak ko, yung asawa mo. Hindi ka na mapunta dito. Sabi ko, hanggat ka ako nabubuhay ako, magkikita tayo, kaso si Papa wala na. Kaya ako, magpalakas ka lagi, yung may, ano, may lagnat siya. Ah, yung time na yun, may lagnat siya. Sabi ko, mag-inom ka ng gamot. Nag-inuman siya, pinabilang ko sa ng gamot. Tapos, pagdating ng gamot, pinainom ko kagad at nagkain man ha. Tapos, siguro mga ano na ng gabi, pinainom ko ulit. Pagka umaga, ay ko maano, kumusta, magaling ka na kaka. O, magaling na daw siya kasi nakita na daw niya ako. Yung mga apo niya, malalaki na daw, daralaga na. Kaso, yung mga na, ano mula nung mag-asawa kayo ng anak niya, yun pala ang pagkikita niyo. Yung mga picture yung sa album nila, pinakita niya sa akin kung gaano kaliit pa nung hanggang sa nagkalaga, ano na, trabaho na yun, pinakita niya sa akin lahat, pati yung lahat ng kapatid ng asawa ko. Tapos yung pinupunta nila ni yung asawa ko pag mauwi dyan, yung lupa nila doon sa taas, hindi nga ako nakapunta doon. Kasi nasa bundok. Oo, dito malayo daw. Bahay naman na, nasa baryo lang. Oo, dito lang sa may ano, bayan. Siguro ang lalakari mo lang ito, saka yung baybay yata. Ganyan lang ang layo. Yung sa may paganyan na, pero yung highway, pag nagganyan ka, malay-lay pa. Bukod pa doon sa highway. Kaya yun, sobrang saya ko din kasi magkita kami. Dahil hindi ko inaasahan na gano'n ang ano nila sa akin. Iniisip ko pati, sabi ko baka ganito sa akin. Kasi pagdating ko naman talaga, iiyak-iyak pati siya. Luluwa yung mata niya talaga pagdating namin magkaama. Magkita naman niya si Rizal, pati yung mga ibang anak mo. Oo, kaya wala man akong masabi doon sa biyanan ko talaga. Kahit wala na yung asawa ko, hindi ko kasama ko pala yung asawa ko magkita. Ganon din yung pag-aano nila sa tao. Ano mo yung tao, nagkikita rin yung misis mo na kahit minsan, napasaya mo yung biyanan mo. Oo. Kita mo. Medyo sa akin, inabot man ako sa kanyang panggaragastos. Para nung binigay ko nga kagad, tuwang-tuwa eh, binili ka agad ng isa sa akong bigas. Tapos ulam. Tayo ko, bakit binili ko kago? Hindi, pang ano ko yun, hindi man natin mauubos yun ha.
Lagi. Tama lang dati. Tapos binigyan ba din siya ng anak ko. At hinipan doon sa anak ko na masaya man yung binigyan ng anak ko. Yung mga tiyahe niya, binigyan niya. At least na parangdam mo rin sa piyana mo na sabi ba sa kanya, sabi anak ko, ma, pag meron lang, basta pa nag mga 10 years magkikita tayo ulit. Pag meron ako, mapil, bibigyan kita lagi. Hindi ka ako kagaya ng ano, naisip kong madamot. Kahit wala po ako, mapil, basta meron lang sobra, bigay ako. Sabi nga sa akin, kahit hindi niya magbigay. Yun mo nakako ang pangako ko kay Yusuf sa anak mong CP. CP ang tawag niya doon. Kahit kapag ako mangkako nakarating doon, talagang paparamdam ko mang kay mama na kahit naghihirap tayo dito sa Bicol, nagkita mang kami kako. Talagang paparamdam ko sa kanya na saan man yung mga bayaw mo doon? Okay man sila sa akin, lalo na yung panganay. Tuwang-tuwa man nang makita ko. Eh, sabi nga niya, mainom daw. Eh, sabi ko, hindi, bawal. Ay, bibila na lang kako kita ng kaya sila, nag-inom-inom doon. Tuwang-tuwa man sa akin. Hanggang sa pag-alis ko. Hayo ko, ano man, ay, di na. Sabi ko, mag-inom ka na lang ng ano doon. Pag-umaga sa ano, paiwan ko sa iyo. Tuwang-tuwa man. Siguro nanginayanis na dahil maliit lang yung panahon na nabisita kayo doon. Ganun nga sa tactic ng schedule, di ba? Sabi nga nung panganay ni Kuya, sayang, bilis naman ninyo mag-alis. Ano lang kasi kako yun eh. Kako na nakapunta kayo. May pinsa na kako na tamang pagbiyahe na. Sa siguro mga di ako nangangako mga 10 years kikita naman tayo siguro hindi naaabot yan kasi pwede naman kayong pumunta dito pag ganyan lang dahil punta dito sa Mindanao yung timbiro grabe din ang biyahe doon bagay ang layo din kasi pamainila pa diba hindi dito na kayo pag ano dito na kayo madaan sa Matlo mga dalawang ruro yung bus magbaylan lang kayo galing doon sa Matlo masakay ka ng ruro mga dalawang ruro tapos pagbaba ng bus diretso na baba namin dyan sa may terminal ng Cagayan doon sa kapatid tapos mabiyahin naman kayo masakay kami ng ano, papunta ng Maramag baba naman kami doon masakay kaya pala sabi tumandit Madaming sakay ang mangyayari. Pagbawa ka ng Cagayan, sakay ka na naman ng Cagayan to Maramag. Maramag. Doon na sa kanila na pato. Kaya pala sabi nila na habal-habal. So, yung experience mo is parang na ano rin, nawawala rin nung nandun ka na. Satisfied ka. No? Sulit yung pagbisita mo kahit maising panahon lang pero at least sulit kahit nakita mo yung gano'n kapalagayan kami ng ano paramdaman kami ng kung gaano sila kahalaga sa akin kung gaano man din ako kahalaga sa kanila hanggang yung mauwi na nga kami nagpunta pa kami doon sa ilimingan ng gano'n ko si Papa lahat kami yan tuldok pa kami ng kandila doon. Mga 15 minutes yata kami. Wala na yung biyanan ng lalaki. Nararamdaman niya na talaga nandun kayo, di ba? Sabi ko nga, ay ko pa, sayang, kung wala ka na, bibina sana kitang isang kahon na fighter. Paborito nun, fighter. Ang ganun ba? Sayang. Pala sa'yo nun yun. Nagdating ako, wala ka na, andiyan ka na sa ilalim. Hindi na tayo nagkita ng personal talagang ano. Ang hinahing din ako na kaya nga siguro si Agumay. Malmalong si Agumay. Ano man yung experience mo na mula doon sa biyanan mo
hanggang bumalik kayo, pumunta kayo ng Davao. Anong sabi mo doon sa Davao? Napasyalan niyo. Ah, maganda. Kasi yung pag-alis namin doon, diretso kami doon sa may pasyalan. Masayang picture-picture pa. Nak, picturean mo ako dito. Maraming picture na doon. Dito na sa Davao? Oo, doon na nagbalik na kami doon. Sa bago kami nag-uwi dito galing doon. Kaya yun sabi pag dito malilimutan yung first time kumakarating dito. Hindi kahit nga sa mga bluebirds, kalingap, lahat ang nagsusupunta sa atin. Kaya habang nabubuhay ako, sobrang pasalamat ko sa kanila. Dahil sa kanila, sa Panginoon natin, hindi mangyayaring magkita kami ng biyana ko, yung mga bayaw ko. Talagang sinadya ng panahon. Oo, talagang binigay sa akin ng Panginoon Diyos na magkita talaga kami ng biyana. Kahit wala na yung biyana ko sa lahat. Sabi ko, masaya talaga, sobra pagkabiyaya ko dito sa lahat. Kasi yung una kong sinabi talaga, masama-sama tayo kahit wala na sa mga makapunta tayo doon kahit wala pahit man sa iyo huwag na magpunta ka doon ayan, ganun na nangyari. Salamat talaga kung masyado na tayo kung sa mga effort niya na house dito sa pamilya niya. Salamat nga kita. Welcome na welcome kayo. Talagang doon pala nga pag salubong nila sa amin talagang wala na akong masabi. Salamat na sabi ng sabi sa iyo, wala, tagahan. Tagahan na salamat. Salamat. Kaya, wala akong ano sa kanila talaga na turing nila sa aming pamilya. May tarpulin pa kami dyan, kami bintana. Ganun talaga yan si Dodong Ron, nagay talaga yan. Kaya, kahit doon yan, doon pa wala talaga akong masabi ng kayo. Halinga pa, wala ka na. Ano talaga pamilya na talaga turing? Kaya wala man akong masabi. Grabe, pasalamat kong masyado sa mga napakaganda na experience po. Sabi natin na hindi mo talaga pagsisiyan yung pagdating mo dito sa Mindanao, lalo na sa lugar ng Davao del Sur. Yan lang mga kalinga face na pangayon natin o napakinggan natin yung experience ni Tatay Rizan ko. Anong experience niya nung pumunta siya mula dito Manila papuntang Maramag Bukid noon? At least na pipil niya na okay talaga. Welcome na welcome sila yung mga Morales family dito at saka doon sa biyana niya. Hanggang doon lang. Maraming salamat. God bless us all.